So, ayan na ang ating tortang giniling. Good morning sa inyong tanan. Kamusta na kayo dyan? I hope na healthy lang tayong lahat kasi yun naman talaga ang importante. And magdasal and magtiwala lang tayo na sana mawala kagad itong sakit na itong virus na nandito ngayon sa ating mundo. And may work ako ngayon na 3 hours and 30 minutes. So, gusto kong kumain ng kanin para may energy tayo. Tapos yung ulam ko ay giniling na torta. So, ang aking torta ay maraming gulay. Pak. So, ayan. Ito lang yung aking giniling. Pero, ang aking mga gulay ay ang dami. So, ito ay baguio beans, carrots, bell pepper, and ito is mixed na green peas na may corn. Siyempre bawang. And ito ang ating sibuyas. So, let's start. First, oil. Lagyan natin ng oil. Lagay ko na ang ating bawang. Kasi sobrang mainit na yan. Bago masunog, sibuyas. Now, kamatis. Bell pepper. Ayan. Asin, ayan, black pepper, konting soy sauce, ayan, and ito ay beef cube, kalahati lang kasi konti lang naman itong aking niluluto eh. Ayan, para masarap. So ngayon, na nag-brown na siya, lagay na natin ang mga gulay. Una itong carrots and baguio beans. Kasi matagal itong maluto. Ito last na to kasi mabilis lang ito. So makalipas ang mga ilang minuto, lagay ko na ito. Oh, biglang dumami ang ating giniling. Sobrang daming gulay. Andito tayo ngayon sa labas. Ilagay ko lang yung ating giniling dito. Dito. Kasi sobrang malamig dito sa labas. So, mabilis lang siyang lumamig. Kasi kapag ilagay ka agad natin siya sa itlog, maluluto yung itlog, tumigas. So, palamigin muna natin yung giniling. So, makalipas ang ilang minuto, ang bilis tumamig, malamig na siya kaagad. Lagay na natin dito. So, now, mainit na ang ating mantika ay prito na natin ang ating giniling. Thank you.
Ayan. Tapos may ilang minuto lang. Ang bilis lang niya ma-brown. So baliktad na natin. Ooh. Wow, perfect. Ayan. So ayan na ang ating tortang giniling. Ano lang to, parang 1/4 lang tong aking giniling. Tapos maraming gulay. And marami na siyang nagagawa. 6. Wow. Pwedeng-pwede na. Super hot. Sarap tapos. Maraming gulay. Healthy pa, masarap na. Pwedeng-pwede ito sa mga bata na hindi kumakain ng gulay. Hindi nila alam na may gulay. At hindi mo na ano yung gulay, malalasahan. So ayan, kain muna ako kasi mamaya, ayan, 8:30 na. So 9 kailangan ko na magbihis kasi 9:30 kailangan ko na umalis ng bahay. Kasi alas 10 start na yung aming work. So see you mamaya, mamaya tanghali. Maging doktor na muna ako ngayon. Suot tayo na yung gloves kasi mga post yung aking i-deliver and hindi natin alam yung humahawak na mga post. So mas okay na maging maingat tayo. And hanggang maaari, kailangan hindi ako hahawak sa aking mukha. Magpapaalam na muna ako sa inyo. See you mamayang mga alauna na imidya siguro ako darating mamaya. Bye! Hey, laat het brood er niet van je Mam ketel, je bent een echte kerel. Laat brood van je Ja, ik denk dat zij binnenkort eitjes gaat leggen. Oh, waar gaan ze eitjes leggen? Nee, gaat ze binnenkort, ze zijn er nog niet. Maar waar? Ze zijn een stelletje gevormd, dus... Okay. Maar waar leggen ze eitjes? Nou, die leggen ze daar straks, denk ik, daar al, op de grond. Oh, oké. Okay. Wat denk ik, hé jongens? Ja, je hebt die andere mannetjes verslagen. Maar, maar ik snap het wel, je laat het vrouwtje een beetje wat extra eten, want die moet toch eitjes gaan leggen. Ja, doei doei! Hello everyone! Good afternoon. Time check, alas 12 na ng tanghali and nagde-deliver pa rin ako. Ayan. Yung mga bahay dito. Ayan. Yung matandang lalaki. Pinapakita niya sa akin na ano. Pinapakain niya yung mga ano ba yun? Mga baby ng tinapay. So, worky-worky muna ako. See you mamaya! So ayan, finally, andito na ako sa bahay. Kakarating ko lang, grabe. Pagod ako. And, ayan, butas-butas na ang aking gloves. Pero, okay lang, maliit lang naman yung butas niya. Oh, grabe. Maganda yung weather ngayon. Mainit. Kaso yung hangin lang, medyo malamig yung hangin. Pero yung sikat ng araw talagang masakit na sa balat. Ba yan? Ayaw magpatanggal. Oras ay alauna 56 na ng hapon. Medyo marami yung post. So inabot ako ng grabe. 10, 11, 12, 1, 4 hours pala. Grabe. At least tapos na ako. Hugasin ang kamay kasi meron din sa labas. Plus, alcohol gel. Charo. Charo kung di siya mamatay kung meron man siya dito.
baho. So, magbihisma ako ng damit. Iwan ko muna itong aking sapatos dito. Nakalimutan ko, pinasok ko sa loob. So, yun. So, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako gutom. Busog pa rin ako. Iinom na lang ako ng smoothie. First, mga kalahating baso ng milk. Yung nilalagay ko. Tapos, balatan ko muna itong aking carrots and apple. Tapos, i-slice ko siya. Ang ganda ng weather ngayon dito sa Netherlands. Ngayong week na to, maganda. Last week, maulan lang and makulimlim. Ngayon naman, sobrang, talagang blue yung langit and talagang mainit siya. Yun na lang yung hangin, medyo malamig yung hangin. Pero pag wala na yung hangin, grabe, mainit na siya. Yung ano nga, marami ako nakikita mga may edad na na couple na naglalakad sila. Yung iba nagbabiking. Kasi maganda yung weather. Yan, tama na siguro yan. Lagyan natin ng kunting ano to? Chia seeds. Trip ko lang yan. Gaya-gaya sa ano ba? Gaya-gaya sa YouTube. Tapos na. Ganun lang kabilis. Actually, mas gusto ko na ito ngayong ano to? Ano ba ito? Smoothie. Mas gusto ko na ngayon yung smoothie kaysa juicing. Kasi ito nakakabusog. Nakakain mo kasi lahat. Sarap. So, alas dos pa naman. Alas dos pa naman ang tanghali. So, mamaya pa ako magluluto mga 4. So, mayroon pa tayong 2 oras para mag-relax. I-open ko nga itong bintana nito para naman may priskong hangin pumasok sa loob. Mainit naman. Gusto ko magpainit. Kasi minsan lang itong init ko nagpapakita. So, habang nagpapakita sa yaharing araw ay paimuslan ang higayon. Yan. Sarap mag-relax pagkatapos ng work. Ang sarap mag-relax. Bukas day of four, yes. Siguro magano ako bukas. Maglinis ako sa labas kasi sobrang ano na yung labas namin. Marami na mga damo na tumubo. So, bukas maganda din daw ang ating weather. So, maglilinis ako sa labas. Yung ano, kapitbahay ko. Naglilinis yan ng ano, nagugupit ng mga laman. Actually, marami akong nadaanan na mga tao na nasa labas ng kanilang bahay, nasa kanilang garden. Nag-gardening sila kasi maganda yung araw. Ganyan yung mga tao dito kapag, ay, kita niyo ba yung aking kapitbahay? Ganyan yung mga tao dito kapag maganda ang weather. Hindi yan sila nag-stay sa loob ng bahay. Nag-stay yan sila sa labas ng bahay. Kasi nga naman, kapag hindi maganda yung weather, andito lang din sila sa loob ng bahay palagi. So, kapag maganda yung weather, sa labas naman sila ng bahay. Mag-eyeglass ako kasi ano, mas, ano yung ano, araw, masilaw. Ang sarap.
Kaso ang tahimik. Tahimik, puwera na lang dito sa ibon, maingay. Pati sa labas ng bahay, sobrang tahimik. Pamusik na tayo. Para naman, kapag nag-ano ko, nagpapa... Kapag nakikinig ako ng mga music, nare-relax ako and hindi ako nakapag-isip ng mga kung ano-anong bagay. Minsan kapag sobrang tahimik, minsan nakapag-isip ako ng yung minsan hindi maganda, mga negatibong bagay. So, magpa-music tayo para mga positibong bagay lang yung ating maiisip. Broccoli, mashed potato, salmon, and konting anong tawag nito? Mushroom. Yan! So, kakain na muna kami and pagkatapos ko sigurong kumain, maya-maya konti, maliligo muna ako and mag-edit na rin sa aking vlog para may ma-upload ako bukas. So, good night! See you on my next video. Tagal, mister. So, finally, andito na siya. Kain muna kami. Bye! Bye! Say bye-bye. Thank you for watching!